Isang magandang-magandang afternoon sa lahat ng mga kapamilya viewers natin mula sa Luzon, Visayas at sa Mindanao at sa lahat ng mga nakatutok sa atin all over the world. Welcome sa isa na namang live na episode ng Hotspot. Kapiling ka bonding ang nag-iisang beshi ng bayan. Ako po si Jai Ho and for today's episode na kumakasama po natin, parang napansin ko pag nagigest sila, lagi silang all together. Like, you know, it's package. Well, package. Taray, we have Arjo Ataide and Ria Ataide. Hello, mga kapamilya. Hello, hello, everyone. Magandang araw, mga hello, Jai. Oh, good day. Hello, hello po, Sir Arjo. Wow, Sir Arjo. Ayan, at syempre, hi din sa Yori. Eto na nga. Welcome na welcome, syempre, kayo dito sa Hotspot. Sabi ko nga kanina, di ba, parang lagi kayong magkasama all together. Dati sa We Rise Together. Tapos, before din, sa Hotspot din. And ngayon, syempre, pag-uusapan natin itong pinakabagong project na abangan ng mga kapamilya natin. But first, I wanna ask Arjo and Ria, ano ang mga nakakapagpabisi sa inyo ngayon? Ayan. Let's start with Ria. Okay. Apart from promoting Katleya Killer, which is the reason why we're here today, paumpisa na rin ng bagong show, which we're gonna announce soon. Iba din, parang kanina ba yung guest niyo sa Magandang Buhay? Yes! Yes! O, oh, diba? Diba? Kaya ako nasabi na parang dediretso ka. Kasi parang from Magandang Buhay. Tapos nakita ko lang kanina, may guesting ka as guest co-host with Ate Melay naman sa You're the Boss sa Pai Channel. Yeah, mamayang gabi naman yun at 7 p.m. O, diba? Okay lang, worth it i-promote yung ginawa ng Bikit Laya Killer. So, okay lang na busy para dito. Laban na laban. Thanks, Ree. True. Same din as Ria, Jai Ho. Busy sa pag-promote sa Katleya. Definitely worth it. I'm happy to see everyone. And besides that, obviously, yung trabaho din sa Congress, we just resumed din. So definitely we're busy for the next few months again. And negosyo din. So that's about it. And sa personal life. May mga, yeah, so yun. Parang nakarinig na, chismosan, na nakarinig ng personal life. Ha? Ayan. Ang daming gustong alamin. Charing. Pero ito, gusto ko lang malaman, syempre, ito na nga, napag-uusapan natin ang Katleya Killer. At sabi ninyo, worth it lahat ng pagkabisi ninyo dahil dito sa project na ito. Medyo matagal-tagal nyo na itong ginawa, di ba? Kasi parang tatandaan ko, parang last year pa ata, sila, like, di ba yung iba yung mga nakasama, nakatrabaho ko din, tapos ang mga kwento nila, enjoy na enjoy sila, kasi parang ang taping nyo, if I'm not mistaken, Madaling Araw, tama ba? Yes. Night for night kami, so hindi namin dinadaya yung gabi. So we were really playing it, so body clock namin, medyo... Jet lag. Medyo jet lag kami. We work from 6 p.m. to 6 a.m. Following strictly on 12 hours, very professional naman yung production. So no one complained because it was really fair and a bit of adjustments. So was needed lang. Pero yun. Correct. How do you feel na ito na siya? After nang matagal ninyong pagtapos ng project, tapos may mga ilan na ng mga nagsasabi na lahat sila excited na natutuwa sila na finally mapapanood na ito ng ating mga viewers na mas malawak yung reach. Sobrang excited. As in, super excited. Like, di ako makapaniwala rin na finally it's happening. Kasi, like you said, ang tagal na nga naming natapos to. Exactly about a year ago, actually, we wrapped shooting. So, you know that there's also a lot of post-production that got into it. So, excited din kami kasi wala pa kaming napapanood na buo eh. Hindi pa namin napapanood din. So, Taray. How about Arjo, ikaw? Yun ang din kay Ria, sobrang tagal. Same. And sobrang, tagal na kasi namin ginawa ito, to be honest, Jay. So sobrang tagal na, and we're very excited, no, to see it. Last year, we got to see a bit of it dun sa MIPCOM, when we went to the MIPCOM sa Cannes last year for this. We were able to represent the Philippines with this material. And coming back, we had a partnership with Amazon. Ito na ngayon, diba? Fast forward to today. So, everyone kasi, grabe, they brought
their hearts were there. Everyone was on board. Everyone was on the same page. And it was an experience. It was such a nice experience. So yun, definitely excited. That's actually an understatement, to be honest. And all other adjectives and verbs I thought I could add to say how thankful and grateful we are that it's finally coming out. Kasi kahit kami nag-iintay na. Kasi parang last year pa siya, di ba, nung ginagawa niyo pa lang, may mga iilan ng lumalabas na mga about dito sa Cattleya Killer, ganyan. Pero tungkol saan ba ito para sa kaalaman ng mga viewers natin at mga listeners natin sa Spotify? Okay, it's about this guy's name's Anton De La Rosa. He's a son of one of the most what they call this, heads of the police, most accomplished policeman. He's one of the most accomplished policemen. That's Tito Boyet, Tito Christopher De Leon. And with that, sa pamilya namin, kahit ako nakapasok sa kapulisan, so si Anton was very passionate. No, he's a very passionate policeman, and at the same time, sa kanya na ibigay ang kaso on how to solve the new case, the upcoming case, yung sa paglitaw, possibly sa paglitaw ulit ng Cattleya Killer. And through that journey of trying to solve that case, he was, story unfolded, ang daming lumitaw, nakita niya lahat ng connection ng tao niya regarding the past case, where it came from, which is the original, the movie. Antaray, kasi parang based dun sa pagkakakwento ni Arjo ng patikim about sa Cattleya Killer, di ba? Parang ano, reminds me of yung mga bagman na nagawa mo, di ba? Parang may pagkaganon yung eksena niya, yung may mga kailangan ding mga nasisiwalat, di ba? Yung mga ganyan, yung may mga nadidiscover, mga ganyan. In fairness, no, parang yung mga project na napusuan mong gawin talaga, Arjo, after ng bagman, parang gusto mo yung ganto na talaga siya. Yung hindi siya yung nakasanayan ng mga tao na rom-com. Tulad nga na sinabi ko, I just always wanted something different. Something more fun. Something more complex, I guess, to a certain extent. At in this sense din, nabibigyan, you know, we give opportunities as well to each other, directors, producers, and all. So, yun, stick to it lang. Masaya ka naman kami dito so far, gumagawa ng ganitang mga projects. Looking forward to doing more with everyone else, especially the cast of Cattleya. Totoo. Ayan, Ri, ikaw naman, syempre, kung si Arjo, si Anton, you're playing the role of Mike Tapales. So, I'm a news journalist, newspaper writer, na nasa police beat dati, na medyo epal in a sense kasi hindi ko naman dapat talaga kaso yung Cattleya Killer, pero as a chismosang ususera, nakisawsaw ako, and there's a lot of things that happen in between. Jumoy, nakijoin doon. Ayan tuloy, di ba? Ayan tuloy, bida-bida kasi. Ayan tuloy, sumali ka pa, anti, na-haggard ka pa tuloy sa mga eksena. Ganon. Pero ito, gusto ko rin itanong sa inyo, di ba syempre hindi lang naman ito yung mga pinagkakabisihan ninyo. Like, nung ginagawa niyo tong Cattleya Killer, like, si Arjo, busy rin siya sa mga ibang ganap sa kanyang life, di ba, outside showbiz. Ikaw naman, re-busy ka din sa ibang mga projects. Parang, if I'm not mistaken, ito yung mga, yung show niyo ni Atita Ibiang na ipapalabas din ngayon, yung Mrs. Piggy, di ba? Yes. Sabay-sabay, when it comes to this kind of genre ng isang palabas, how do you guys prepare for this? Like, kayo ba yung tipo ng artista na kailangan muna ng break para lumipat sa bagong karakter na naman? I think, you know, as much as gusto namin na ganun, we don't have the luxury of that. But that's the reality here, eh. Wala kaming luxury of time dito to prepare. Although we were given an ample time to prepare for this. Yun nga, like you said, marami kaming kinabibisihan. So, it was more of getting ourselves in the mindset. Kami nang bahala to get in the zone. It helps din na parang yung buong production team, para kaming pinapasok sa ibang mundo. Yung kasi pagdating mo dun sa work, wala kang maririnig na ingay. As in, wala talaga. So feeling mo nasa ibang mundo ka talaga, nakatulong din yun. And then it helped na everybody was same mindset lahat. Yung, let's get this done. Let's do this well. So everyone was on the same page. Parang nakakaano ng energy kasi yun, di ba? Pag lahat pareho yung vibe. And
I think it helped din na the music that we were listening to, medyo dark, medyo nandun kami sa we are suspense, ganun. Ibang world kapag nandun na True. Kayo papasok dun sa shoot na itong Katlea Killer. Mm-mm. Ikaw, Arjo? Paano mo pinaghahandaan? Well, sa tama sinabi ni Rie, obviously during this time, yung ginagawa ko sa yung Katlea was also in the midst of campaigning. So medyo mm-hmm. it skip every day to jump. And then, preparation-wise, kasi movies, documentaries, maybe real interviews on YouTube of the supposed needed personalities for my character. Observe, tapos obviously with direct dance help, with the production's help, with Direk Ruelo as well. The production as well, the writers, everyone nakatulong na sobra-sobra to create a certain character that we could present for this series. And I think that's about it. It was really teamwork kasi I can't explain how the set was really well prepared. Sabi ni Rio, walang ingay. It was a very professional set. And it really helped that the actors were... Sorry, the actors that we were working with were really on point. They were really good. They performed so well, I have to say. So, it really helped. Nakakadala sila. Mm-hmm. Nakakadala yung set. So, it just went through. I think it's a flow. Yeah. Siguro kaya hindi ko din ma-explain how it went. It was just a smooth flow with everyone. Jayo. Sobra. In fairness, saka hindi na rin naman kayo, di ba, bagong-bago sa showbiz or dito sa paggawa ng iba't ibang mga projects na ang sarap lang kasi parang nakikita natin na nung nagkaroon ng pandemic, na iba yung work ethics and workflow ng lahat ng mga tao. Ultimo production, di ba, yung time, yung kung paano dapat na matapos ang isang project. Ngayon parang, di ba, meron na tayong privilege kung tawagin na yung mga palakin, tatapusin mo na siya, hindi na talaga yung kung ano yung sinabi sa social media, yun yung susundin. Di ba ngayon, parang ilalatag mo na lang, tapos na maganda yung project, yung proyekto. Super. Super. Correct. The script as is na yun, wala nang changes. We were there, we studied it, and as Direct, is. Yeah, as tsaka, Arjo said kanina nga, Direct Dan really helped us. Talagang, na-push kami to limits na hindi namin alam kaya namin gawin. Correct. Ito may iba ko. Dati, nung ini-interview ko kayo, as in matagal na, di ba tinatanong kung willing at ready ka ba na makatrabaho ang kapatid mo, ang mom mo. Pero now, ito nangyayari na talaga siya. Hindi first time, marami na ring beses na nagkakasama kayo sa iba't ibang project. It's either Ria, Tita Ibiang, si Arjo, tas yung mom niya, ganyan. Dito, as magkapatid, papaano niyo tinulungan ng isa't isa? And papaano kayo nagkaroon ng support sa kay Ria to ka Arjo din, ganon. Okay, let me ano. Wala kaming masyadong scenes together in this project. Pero I think, di ba lock-in kami nun? I think going home, sabay at the end of the day and seeing each other after a long day of work, yun na yung support namin sa isa't isa. Kasi parang, di ba, yung trabaho natin, medyo nakakabaliw naman talaga. And given nga yung genre na tinabaho namin, medyo mabigat talaga yung mga araw namin minsan. Yung parang, ha, ano yung pinagdaanan natin today? So pag-uwi, parang, you know that sense of home? Yun lang. Yung parang just knowing that I get to go home with my brother pa rin, that was such a big help for me through the process. At least that's for me. I don't know with him. Oh, same. Yeah, same. No, same. Kasi nung sa set kami, obviously we're away from home, away from everyone. So obviously si Rian naman buddy-buddy ko. So we got to enjoy na pagka-pack up, you know, kasi may certain time, may cut-off na 12 hours. So by 12 or whatever time that we have to go home, nakikita pa rin kami maski 6 na ng umaga. We just debrief for a while, kahit yung ibang cast, debrief lang ng onte, and then we sleep. And then we go back to work after a couple of hours again. At saka hindi naman din maitatanggi talaga na hindi lang si Arjo kay Ria, Ria to Arjo. As in lahat kayong magkakapatid, magkakamag-anak talaga, eh very close talaga sa isa't isa. Yung, di ba, kahit nga hindi nyo kamag-anak, grabe magparamdam ng pagmamahal ang pamilya atay sa mga taong nakapaligid sa kanila. So,
In fairness, bonggam-bongga yun. Nabanggit nyo kanina din, di ba, yung minsan tinatanong nyo kung ano na ba talaga yung pinagdaanan natin dito sa pag-shoot at sa pag-taping natin. Without spoiling yung Katlea Killer, ano yung masasabi ninyo na pinaka naging unforgettable na eksena na ginawa nyo dito? Marami. As in, sobra. In like, Paisip ako doon. Paisip ka din ako. Merong clip ako dun sa teaser na makikita niya na tumatakbo ako sa damuhan. Yun, I think that whole series of scenes were probably the most memorable for me to shoot. Kasi dun ako pinaka-napiga talaga. As in, wow. Like, salamat. Boss, ka. O boss, bigay lahat. Ikaw, Jo. Ako, iniisip ko nga eh. Ang dami kasi. Feeling ko, di ba? It's such an experience kasi, grabe. I have so much in my head. Oh, pero siguro yung pinaka memorable sa akin, hindi ko na siya pwedeng spoil. I can't say anything about it. I have this one long scene with Jake and Jane. I have one long scene with Jake and Jane. Yun na lang po yung masasabi ko. Hindi, kasi ito, Jai, sa ginawa namin to, wala masyadong pick-pack, iba yung setup. As in, full treatment. Lahat ng eksena halos, isang take lang lahat ng yun. So medyo, you're on your toes. Yung kailangan, alam mo yung script, kailangan, alam mo yung... Tsaka kahit na paiba-iba yung emosyon, you have to go through it. Kung magkamali ka, start from the top. Diba? Hindi ko sasalamat kung kay Direktan. Sobrang salamat. Jay Cuenca din. Yung si Jay Cuenca. Sorry? Jay Cuenca ba? Ang Jay Cuenca yung binabanggit na si Jake? Yes, Jay Cuenca. Taray! Talagang superstar studded ito. Oh, in fairness, nakaka-overwhelmed to have been part of a cast like that. Kahapon na nag-photoshoot kami, teka, hahanapin ko yung picture para masend ko sa'yo. Parang, wow, we're part kasi of it. Ako, may mga post si Tita Chris. Yun, nakita oh. Nakita ko yung yun. Kasi sabi ko nga, ang taray naman ito. Parang winner, pasabog agad-agad sa casting. Ulang pa nga yun, hindi nakapunta si Tito Noni Buencamino, Kuya Jojit Lorenzo, Kuya Joel Saracho, Nico Natividad. Sobrang dami. As in, overwhelming. We're also very happy to pagsama sa amin yung ganun yung project. Si Tito Boy, si Tito Christopher De Leon. I just wanted to add, we're so thankful for him kasi imagine coming from the original movie to present time. True. No? He's here with us. So sobrang thankful namin sa kanya that he really accepted the project. He's here with us. We feel very honored, no? And sobrang dali niyang katrabaho. We love working with him. I just wanted to add that. Very thankful for him. That's such a big honor for us to have him and carry him over in the series. All of them, we learned so much from them then. And we enjoyed a lot with them. Yung parang... It's nice to, yung nga joke namin kahapon, oh, look at our homies. Christopher De Leon, wow, Ricky Dama, wow, Shasha Padilla, wow. Totoo. Parang ngayon nga, di ba, marami nang nagsishare nung screenshot lang nung kay Miss Shasha Padilla pa lang na yung face lang talaga, kalat na siya ngayon sa Facebook. Ang dami ng mga, may mga pa-memes na naglalabasan, kung ano-ano. na ang mga tao. Ayan. Yun yung tanong ko, paano nyo nagawang mapagsama-sama sila at meron pa dito na in-offer nyo sa kanila tapos talagang wala nang isip-isip, yes, agad, gawin natin tong Katlea Killer? Feel ko, given the material, they were also quite excited to be part. I think, yung the last thing I remember na lahat kami very excited. Nung first story ko na nasa Zoom pa lang yon, parang everyone was like, wow. So, yeah. Parang it worked out. Everybody's schedules worked out. May mga days na yung iba hindi makaka... Basta parang the production really worked hard. Yung ngarag sila dahil sa schedule. Kasi may iba rin trabahong ginagawa yung ibang mga stars.
Pero talaga na pagsama-sama. How about Direk Dan Villegas? Award-winning Direk Dan Villegas. Kamusta siya? Kamusta yung naging experience nyo na siya yung naging director nyo for this? No words. Galing. Grabe. Sobra. Grabe. Sobra. Gusto ko lang maka-work siya ng maka-work ng maka-work. Kasi alam kong we'll be able to hone our talents even more with him as our director. Kasi actors director din siya eh. As much as he is a technical director, he speaks our language. Alam niya kung paano kami pigain. Alam niya kung... Saka coming into it, ah, sobrang... Ang galing. Na, I was so impressed. Diba, Joe? Well, coming into this, we had like character guides na super in-depth, detailed. May zodiac sign each character. Basta sobrang... He did so well. He studied the script so much that it showed. Sobrang it showed. And he was... Hindi siya locked dun sa mga naisip niyang ideas niya. He was still open to us. Diba, Joe? Giving suggestions and all of that. So, grabe. It was such a great experience. Ito yung sinabi ni Rhea, first time ko din may experience yun because definitely, when pag gumagawa ka ng character, you always make, on present time, meron kang story, and then what you do is you create your own background so that your personality builds, no, growing up to where you are right now. That's how we build it. Mm-hmm. He made our lives easier by building that whole story for us. Tapos, saan lang kami sa set, obviously, onting adjustments na lang. Obviously, we had a little bit of, ano, getting used to. Pero the rest went smoothly. If you're asking again about Direk Dan, grabe, sobrang... He's a very smart director. He really knows what he wants. At saka yung shots, his shots were so brilliant. Along with the team, grabe. No words, Chayo, sobrang galing ni Direk Dan. So we're definitely, all of us, I think buong cast naman, all of us, we're looking forward to working with him again. Definitely. Hmm. So for sure, yung DOP nito, no, pasabog din. Kasi syempre, kung gabi siya ginawa. Pao Orinda Inn. Yes. Pao. Yeah. And Malay Year. Pao Orinda Inn and Malay Year. Kung isa nga yung liliwanag pa, ang hirap ng ilawan. What more, itong madilim na kailangan mo siyang pagmukhaing talagang yung mga lighting, ganyan, di ba? Tara. Nakaka-excite ang Katleya Killer. Pero ito, Rhea and Arjo, kung i-describe nyo ang Katleya Killer in one word, ang hirap niyan for sure kasi sobrang sa kwentuhan, parang ngayon pa lang gusto ko nang humingi ng kopya at manood, di ba? Antarin na humingi ng kopya, hindi talaga nag-subscribe. DVD. Girl, meron na tayong rule about piracy, ha? Mag-subscribe ka sa Prime Video, 149 lang. Nakasubscribe ako dyan, hello. Ah? Good job. Good job, mami. Hello, no? Ang yabang dahil 149 lang. Pero kung 599 yan, baka sabihin ko talaga, ay sige, mag-iipunan pa. Charing. Pero 149 lang, carry ko yan. Taras. Ayan, in one word. Excited. Thought-provoking. Wow. Ang sirap naman, Mari. Madali lang naman. Charing. Oh, totoo. Thought-provoking talaga. Kasi it also opens up ideas siguro. Ako, I saw the idea of nature versus nurture in it. Basta, ang daming laman nung material and it's very thought-provoking. Hmm. Thanks, Reid. Arjun. One word, different. It's very different. I'm not speaking of, hindi ako bias, ha? But I'm just saying this for the first time. It's very, very different in all ways. Pag tinitingnan ko, every time I look back, from shooting. Hindi pa nga namin nakikita yung buong project, to be honest, but we're speaking of experience eh, and what we saw and what we felt. So, I'll leave it to that. Different. It's really different. Ang galing lang, kasi parang at least ngayon, di ba, minamahal na nung mga viewers, yung mga audience natin, yung mga gantong klase ng tema. Because I remember listening dito sa buong conversation natin, di ba parang ganyan din yung sa OTJ, yung paano nila minahal, yung OTJ na hindi naman nakasanayan talaga yun ng mga manunood sa sinehan natin before. Tapos yun nga, yung Bagman, sunod-sunod. Dahil naiba rin talaga yung platform. So ngayon, may bagong itong yung offering ng Katleya Killer. Ito yung isa na naman sa talagang tututukan ng mga viewers natin. Kasi bukod sa dami ng artista na mapapanood nila dito, lahat caliber. Wow, tari ng caliber. Brilliant. Caliber. Wow.
Masama lang yung caliber para mo ang brainy. Uy, pero so, ito sobrang na-enjoy ko yung kwentuhan talaga. Kaya i-invite niyo na sila, Arjoria, dito sa Katlea Killer. Mga listeners, yung mga viewers natin, ayan, go, take it away. Mga kapamilya, sana po suportahan niyo ang Katlea Killer. It will be showing on Prime Video simula June 1. All episodes will drop all at once. Again, like we said earlier, you can subscribe to Prime Video for only 149. And as of late, kung wala kang credit card, you can also use e-wallets like GCash or Maya to subscribe. And this is, of course, Arjo. Directed by Direk Dan Villegas. So again, and written by Sir Dodo Dayo. Yeah. So we're very excited. Again, with us, can we just announce, no? Up with us is Tito Christopher De Leon, Tito Ricky Davao, Mishasha Padilla, Jane Oineza, Jake Cuenca, Ketchup Eusebio, Jojit Lorenzo, Ri, am I, sorry, am I missing? Francis Macling Nasho, Rafa Right. Sig Pinarena, Yeah, single name. Ingrid Natividad, Joe Siracho, Lito Pimentel, and I feel like we remembered everybody. Noni, baka sama? Dito Noni Noni, Buencamino, yes. Buencamino, yes, Oh my sorry. God, he's my partner in the show. How could I? Yes, and this is produced, of And course. listening. Mommy, I love you. This is also produced by ABS-CBN International, of course, Nathan Studios. And yeah, we're very thankful for this opportunity. Thank you, Jaiho. I hope you guys look forward to Thank you for watching this having us. again on Thank Prime you. Video, June 1. Don't forget. Thank you. Question. Di ba nabanggit kayo na parang na-nominate na to sa Cannes Film Festival Yeah, last we were year? able to screen this last year sa MIPCOM Yes. Market in Cannes. So, napanood na ng mga nauna na sila doon ng buo yung Pero Katlea Killer. it's not, ano ah, hindi siya full episodes. We made a MIPCOM cut na pinagsama-sama yung ibang episodes kasi parang to shorten it lang. Ay, antara. Parang And yun short lang. screening lang. Short Short screening lang. screening. Yun yung naging window for Amazon Prime to take Kunin in nila. the rest. Yes. Yes. Ay, Shala, ang bongga. Naku, exciting yan. June 1 na ito. Malapit naman. Yes. Ilang tulog na lang po yan, mga kapamilya. Panoorin po natin. Naku, for sure, magandang maganda po itong Katlea Killer. Ayan, mag-subscribe na po kayo. 149 lang. Salamat, Jai. Thank you for having us. Thank Thank you, you. Jayo. Thank I miss you guys. Maraming 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 salamat sa inyong dalawa. At syempre, sana na-enjoy ng mga kapamilya viewers natin ang pakikinig at panunood sa naging kwentuhan natin ng live na live dito sa Hotspot. Every Tuesday and Thursday po, 3:20 p.m. sa facebook.com/ABS-CBN Network, mapapanood ang Hotspot at nasa Spotify din po tayo. Ang Hotspot, the podcast on Spotify, mapapakinggan sa iba't iba pong mga Spotify na mga podcast, mga ganyan. Hanapin nyo lang po ang Hotspot the Podcast. Thank you so much, Ri Arjo. Thank Thank you. you. Thank you. And alam niyo yan, mag-vitamins, ng bonggang-bongga, and always take care. Ingat. Love, Love you. love. Bye, Ri Arjo. Ito po ang Hotspot. Bye. Bye. Bye.